Ayan, palit muna tayo ng langis for smooth operation. Habang pinapalitan yung langis ng kotse natin, tignan natin yung ibang kotse nila dito sa Motul. Ayun o, Nissan 240SX drift car. So yun yung mga pinagmo-modify dyan. Yung mga kotse nyo, hindi nyo basta-basta pwedeng i-drift yung box type kung katulad nun. Hindi porque rear wheel drive yun, iikot na nakatulad nito. Si mga driver, ayun o, yung stock sa Facebook. Yan, matastock na yun sa Facebook. Butero Taniguchi o sa ano, sa Best Motoring. So Charles T, okay ka naman. Yan, Charles T of Motul. Ano, parang wala lang eh. Parang karton eh. Hindi karton yan, tol. Ano to? Meron daw itong 500 to 800 horsepower. Depende sa mood nung nagdadrive. Yan, at ang nagdadala talaga dito, itong gulong, preno, tsaka suspension. Yan. Malamang ito pag lumiko, malaki angle eh, no? Ubus-ubus siya eh. Gram lights 57. Mahal yan. Parang preno pa lang nito. Presyo na ng kotse nating lahat binagsama-sama yan. No? So hindi siya basta-basta nag-wide body. Nag-wide body yan dahil mas malapad yung mga gulong niya. May ano yan, may function over form. Yung finger cup dito sinusukat eh, no? Hindi sa gulong eh. Carbon fiber din, tol. Oh. Tapos eto yung ano eh, pang Yamaha Mio na ano eh, side mirror. Hindi niya kailangan ng side mirror kasi pagilid umandar to eh. Side mirror. So, siyempre tumama na, no? Lang drift car syempre na hindi kumikis-kis ng konti. Tangke ng gas. Eto, dadaan muna doon. Para pag lumiko, hindi magtitila-tilamsik yung gasolina, nandun lang siya sa banyan. May parang tangke, may next tangke. Dito sa loob. Syempre, seryoso din, no? Kailan pwede magsakay ng iba? Kasi, ano, one-seater lang. Pumasok sa loob nito eh, no? Yeah. So, ito pala yung handbrake. Ito yung cambio. Up, down lang yan, ganon. Tapos, ito yung reverse. Oh, ito, ano? For racing use only. Siyempre, dahil Nissan siya, hindi pwedeng walang aircon na hindi malamig. Kaya, ito yan, no? Yung vent na yan. Yan na po yung pinaka-aircon yan. No? Sundan natin yung pinanggagalingan niyan. Woof. Pag sinara to, parang galing din sa wala. Anyway, pag drift car naman, pababa mo na lang bintana. Papasok na lang sa'yo from your side yung hangin. Tapos ito yung mga Thai culture na mga mahilig magnet. Ito po, seryoso po yan, hindi yan ano, props lang. So yun, no? Yan yung Autoplus 240SX na pang drifting ni Mr. Luis Gono, no? Representative ng Pilipinas sa mga international drifting event. Yan. Ayos. Okay, Nissan Sentra 1.6 Social Edition. Hindi ito yung lek. Ito yung mas mamahalin. Grabe, parang bago ah. 90s na 90s. Ang brand new, no? T-carpet, oh. Parang bago. Ano yan? Mataas yung upuan. Nabababa ito? Oo. Mababa. Pero gusto mo talaga mataas. Hindi, mababa yan.
Bababa na to? Yan yung mababa. Huh? Tapos pwede mo siya itaas. Ah, gano? Taas na nga eh. Yan. Siyempre, kaya mainit. Lahat ng kotse, kahit nisan yan, mainit pagka nakabukas yung pinto. So yan, ano? Malamig yung aircon, ano? Bago to? Bago yan. Original. Original. Ano pang... Test drive natin. Test drive natin, ha? Short shifter, ano? Naka short shift siya. Oh, ganun? Ah. Stuck yan? Ah, hindi, hindi. Isa to sa mga kauna-una ang coaching nagkaroon ng power steering, eh, di ba? Naka power. Ano to, eh? Libang variants to, eh. Hmm. JX, LEC, EX Saloon, Super Saloon, tapos ito, yung patawag dito. Luxury Selection. Yan. So, pang ano to? Konti na lang, si Firo ka na, ganun. Mas gusto ko yung mga underdog. Underdog ba to? Oo, para saan? Sa mga kasabayan niya, yung mga Honda, Toyota. Hmm. Yun, oh. Auto lock yun? Stock yun? Stock yun. Tahanin pa. Tapos sa kasaysayan ng mga maliliit na kotse, ito yung una, kung isa sa mga una, kung hindi ang unang nagkaroon ng rear seat belt. So, kung akala nyo yung kotseng ganito kaliit, masikip sa likod. So, ha? Skip din. Ito yung kinasuper sa lun ito. Adjustment ng upuan. Para nakakakinig na ng design si Tito Charles. Tapos the power. So design. Yung 90s, pagka yung kotse mo may third brake light, ibig sabihin medyo mataas na modelo yan. Yung mga mabababa kasi, loko-loko itong mga manufacturer na ito, hindi nila nalagyan ng third brake light. Kasi sabi, oh, magtipid tayo. Hindi kayo makikita pag pumipreno ng mga matataas na truck. Kaya yung mga yayamanin lang ang protektado. Tapos yun, nabababa yung upuan sa likod. Defogger. Wala sa mga LEC. The tray sa ilalim, under seat tray. Lagyan ng robust. Parang JS Prom, ah. No? Yun, syempre hindi natin nakikita dito sa mags niya. Pero sa likod meron siyang disc brakes, no? Basta, maniwala na lang kayo, disc brakes sa likod yan. Yun, syempre ang makina niya 1.6. Diyan natin, no? Tibay ni Sir Charles, alam mo siya yung mga sumundo kay Dayanara Torres dati, no? Miss Universe 1994. Tutsi, ang paborito ko dyan, si Miss Belgium. Parang tayo. Di ba? Oh. Miss Belgium, di ba? Francis yung aircon, no? Tawag dyan eh, GTS bumper, JBM number 1. Pwede yung bambulong sa akin, magkano ang presyuhan ng ganyan ngayon? Sentra na sa mga 80,000 patas. 80,000? Mm-hmm. Pero yung mga ganyang specimen? Yung ganyang mga dalawang sentra. Mga 100 plus. Sir Charles, salamat sa papakita sa akin at mga naka-lockdown na kotse dito sa Motul. Thank you, sir. Ayan, ganda ng mga Nissan nyo. Sigurado ako marami pa kayong natatagong kotse dito sa Auto Plus. Sana next time makita rin natin. Sir, ano? Posing! Thank you. So, ito yung oil filter ng box type natin. Malamang dirty na to. Parang ito yan eh, oh. Kini-filter yung mga coronavirus sa pagpasok sa butas ng ilong natin. Diba? Oh, yun, oh.
Pa-filter pa si Charles T. Job. Ang galing niya na sumado dyan. Alam mo, huwag ka na. Ilalagay kita. Oh, dinoble ko na yung filter. Para walang makalusot na mikrobyo. Thank you, Motul. Sana oil. Na-inspire ako dun sa drift car. Para kung gusto kong hatakin yung handbrake pagka kakaliwa ako bigla papunta sa bahay namin. Don't try this at home. Oh, yun ano. Alagaan niyo lagi yung mga kotse niyo kahit na hindi pinagagamit ngayong panahon ng lockdown. Siyempre, pag in-start niyo yan, yung mga langis nagbabaan na. Importante yung high quality yung langis na nilalagay nyo para pag in-start hindi sila masyasyak na at magkikiskisan dahil tuyong-tuyo sila. So pagka quality yung oil medyo nagsistay dun sa mga walls. Tama ba? Okay, ngayon bagong change oil tayo. Ang nilagay natin syempre Motul. No? Tignan natin kung nag-improve ang performance na itong Lancer box type natin. Okay, ngayon na bibirahin natin, no? Na-downship ako o overtake ko yung weak na yan. Let's go! Wow! Wow! Grabe! Ang masasabi ko, no? Parehas lang. Parehas lang ang performance. Pero ang okay doon, sigurado ako na mas masaya yung makina dahil bago na yung kanyang oil. Hindi na yung siguro burak-burak na mga dati pa. O yun, so salamat Motul. Salamat dito sa Mascara. Salamat sa pagpapakita sa akin ng inyong drift car. Yung Nissan ni Sir Charles T. Ingat! Dati yung mga birakong ganun, umaabot ng 60 ngayon, 65 na.